Okay, good day everyone. Recontech is back. Sana nasa mabuti kayong kalagayan lahat. Yahoo! Ito, mayroon tayong question and answer portion sa Recontech. Para sa mga newbie at sa mga subscribers na sumusubaybay sa Recontech channel. Maging ang mga kuya at ate na nagtatanong sa ating channel ay maraming katanungan. Ngayon, nagpasya na lang si Recontech nang gumawa ng question and answer portion para lahat ay makabahagi ng mga katanungan ng iba at malaman nyo na rin kung paano ito gawin at posibleng solusyon ng katanungan. Unang-una, bakit hirap umikot ang LEC ng ating electric pan? What? Ang kasagutan dyan, mga daddy, ay posibleng masikip na po o maganit na ang busing ng electric pan. Meron po kasi yan na bulak sa paligid na mayroong langis. Kapag kayong langis po ay natuyo na, sa katagalan ay magkakaroon na po ng stuck up sa busing at sa kayong rotor. Kailangan na po magpalit ng bagong busing. Pangalawang tanong, Mr. Recontech, bakit baliktad ang ikot ng LEC? Pwede pa kanan, pwede rin pa kaliwa. Aba, kakaiba yung electric pan mo, daddy, ah. Ang kasagutan dyan ay baybayin mo lang, kasi na-experience ko na yan. Ayan, isa sa mga wire na ito ay may putol po dyan. Ito yung kapasitor mo, halimbawa, nakakabit po dyan. Ayan, nakakabit po doon sa kapasitor. Babaybayin mo lang po papunta dito sa loob ng motor. Isa sa mga yan ay putol po, kaya pag inikot mo ng pakanan, naikot din po. Pag inikot mo ng pakaliwa, ay naikot din. Yun po ay proven na. Dahil isa sa mga subscriber natin na taga Santo Tomas or Tanawan, Batangas, ay nag-message sa akin and it was corrected dahil dun sa may nakita siyang lumutong na wire dito. Yun. Okay, sunod na tanong. Pangatlong tanong, paano malaman ang na good condition pa ang motor ng electric pan, Mr. Recontech? Yo, magandang tanong 'yon. Ngayon, dahil bagong rewind po itong motor natin, mga viewers at subscribers ko, dito kumuha tayo ng reference value. Magsukat po tayo ng mga speed winding ng 1, 2 at saka 3. Si-share ni Recontech sa inyo ngayon. 'Yun ang pangatlong katanungan natin. Okay, dito sa common. Punta tayo lang sa white. Okay, ito yung speed number 1. Tandaan nyo, speed number 1. Pag nakalimutan nyo, panoorin nyo na lang ulit ito. Yun lang solusyon dyan. Ayan. Speed number 1 natin ay meron tayong 366 ohms. Speed number 1 po yan. Tapos, speed number 2, yung kulay black. Ayan, kulay black. Speed number 2, meron tayong mamimissure na 312 ohms. Ayan, and the last but not the least, yung speed number 3. Ayan po, 274.6 ohms. Ayan po, ibig sabihin, yan po yung mga reference value na pwede nyong tignan kung ang motor ninyo na luma na o matagal na ay within that specs or value. So good pa siya. Okay, salamat po sa katanungan mo, aking viewers. Question number 4. Abangan ang mga question number 4. Paano mag-install ng thermal fuse, Mr. Recontech, dyan sa bagong rewind na motor? Okay, good question din yun. And that is the general question para sa pangkalahatan yan.
mataas na klase yun, general. Tama? Hindi, pangkalahatan, general. Okay, ito ang thermal fuse natin. Ayan. Ito yung pinaka isang supply ng ating 220, ito yon. Kung gusto mong installan, at nire-recommend talaga ni Recontech na installan ng thermal fuse. Ito yung thermal fuse, ang mga bagong rewind na motor. Ayan, puputulin mo dito, ikakat mo dyan, ayan, ikakat mo na dyan, tapos ikukonek mo dito yung wire na pinagputulan. Then yung kaputol ay ikukonek mo dun sa kabilang paa ng thermal fuse. Okay, sir? Yahoo! Nasagot ko ba yung katanungan mo? Maraming salamat. Tanong na number 5. Tanong ng ating mga viewers, kahit baliktad ba yung thermal fuse, ay okay lang ba, Mr. Recontech? Wow. Napakagandang, very nice yan ah, na question. Okay, para sa lahat pa rin. Ito po, ibinabalik ko na naman ang thermal fuse. E baliktad daw yung pagkakabit niya. Ha, lagyan natin ng identity. Ayan, binaloktot ko po yung isa. E napabaliktad niyang ganon. Okay lang ba? Okay lang po. Wala pong polarity yan. Yan po yung question number 5 natin. Nasagot ko na po. Abang-abang sa question number 6. Habang inaabangan natin yung question number 6 ni Mr. Recontech, ay pagkakataon naman natin na i-shoutout yung mga bago nating mga subscribers na patuloy na tumatangkilik sa Recontech. Katulad ng mga sumusunod, kay Some Random Content, how are you po? Kay Engineer John Jimmy Bundalyan ng Santo Tomas, Batangas, how are you sir? Kay Dong Gose Jr., how are you sir? Kay Miss Ariel Asada, stay safe ma'am. Kay Sir Cecilio Mora, how are you sir? Kay Sir Nelson Alvarado, maayong adlaw to. Kay Sir Roel Espanola, stay safe sir. Kay Sir Renato Esquilla, stay safe sir. Kay Sir Lito Antokya, how are you sir? Kay Sir Jeremiah Bisperas, stay safe sir. At ganoon din kay Sir Bong Merced, salamat sa inyong lahat sa pag-subscribe sa Recontech Channel. God bless everyone. Okay. Welcome back again. Balikan natin yung question number 6, mga subscribers at viewers ni Recontech at maging ang mga newbie. Number 6 na tanong, bakit kaya mabagal ang ikot ng speed number 3? Parang speed number 1 lang siya. Ang kasagutan dyan ay magpalit ka lang po ng kapasitor. Palitan na po yung kapasitor ng the same value. Kung 1.5 microfarad siya, ay 1.5 lang din po yung ilalagay ninyo. Question number 7. Sir Recontech, paano naman malaman kung yung kapasitor ay kailangan ng palitan? Ano ba dapat yung mamimeasure na value? Yun. Magandang katanungan din yan. That is a general question din. Kung yung mamimeasure mo, okay, punta tayo sa kapasitor. 1.5 po ito. Hawak ko. Ayan, 1.5 yan. Punta tayo sa multimeter para masagot natin yung katanungan na number 7. Paano malalaman ang resistance ng kapasitor kung okay pa ba? Yun yung tanong. Dito po sa resistance settings, lagay natin sa kapasitor value, lilipat natin. Ayan, nasa NF na tayo, nanofarad, ganon. Ayan, ito po yung kapasitor na 1.5 microfarad. Mimeasure natin yan kung 1.5 po ba. Ayan, 1.5 nga po. Ngayon, kung nasa 500 ohms na lang yan o nasa 600 na lang po yung value, ay kailangan na po talagang palitan. Kaya po, hirap na hirap umikot minsan o umiikot man, kaso yung ikot niya ay mabagal. Okay, nasagot ko po yung katanungan na number 7.
Balik naman tayo sa question number 8. Mga viewers ko at newbie na nanonood ngayon, alam ko na ayaw niyong bumitiw ngayon sa panonood dahil interesting yung ating answer and question and answer portion. Number 8 na tayo, mga viewers. Katanungan na number 8. May color black at red na wire sa capacitor dun sa aming electric fan, Sir Recontec. Pwede bang maibaliktad ko yung kabit sa capacitor? Yun yung tanong na number 8. Pwede po yun, sir. Kahit po baliktad yung pagkalagay mo dyan. Kasi po, ang mga original na wiring color, kapag hindi pa po rewind ha, ay black at saka red nga naman yung nakakabit doon. Eh nung bumili siya ng bago, nakalimutan na niya yung kulay kung saan na yung red at saka yung black. Pwede po kahit magkabaliktad po yung dalawa. Okay, maraming salamat sa question number 8. Let's proceed tayo sa number 9. Pwede bang i-bypass ang thermal fuse, Mr. Recontec? Nako, yan po yung kinaayawan ni Recontec. It is a choice po, mga viewers ko at mga subscribers ni Recontec. Nasa sa inyo po yan kung gusto nyong mag-bypass ng thermal fuse. Pero, never na inire-recommend ni Recontec na mag-bypass po kayo. Bakit? Kasi ang thermal fuse, kaya yan ikinabit ni engineer noong nag-manufacture sila, ay to protect yung motor sa overheat. Thermal fuse is to detect temperature. Hindi po pwedeng mawala yan. Okay, maraming salamat sa question number 9. Nabigyan na kita ng kasagutan. Question number 10. Halos magkakaparehas po yung katanungan dito. Pwede bang ilagay sa tabi ng kapasitor yung thermal fuse, Mr. Recontec? Aba nga naman, inilayo pa. Hindi po pwede, sir. Kasi ang purpose ng thermal fuse ay to detect temperature. Yan po yung protection ng motor during overheat. Kaya hindi po pwedeng ilagay sa tabi ng kapasitor. Ito na po yung pinakahuling tanong. Maraming salamat sa inyo. God bless everyone. Bye-bye. Bye. 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 See ya. See ya. Bye. See you guys later.